So, right, good morning mga bro. So, welcome back po sa ating channel, sa ating panibagong vlog mga bro. Alright, mga bro. So, ngayong araw mga bro, magkakabit tayo ng cabinet. At ito yung cabinet na pinapakabit sa atin mga bro. Yan. Ito yung cabinet na to mga bro. So, itong cabinet na to, kumbaga, kakabit ko lang to para mapakinabangan. So totally yan, binaklas lang din yan doon sa ibang bahay. Alright mga bro, so ikakabit ko yan dito para paglalagyan ng sapatos. Ayan mga bro, so ang unang gagawin natin dito mga bro, so ililayout natin yung height nya. Yan yan yung proseso dito mga bro. So pero dito natin siya ikakabit. Alright mga bro, dito natin lalagay yung mga kumbaga, kung tatawagin natin to shoe rack. Alright mga bro, kung shoe rack yung nakatayo, ito shoe cabinet to, shoes cabinet, dito lalagay yung sapatos natin mga bro, dito sa portion na to. Alright mga bro, so ayan, ang unang process natin lang ganito mga bro. Once na kayo magkakabit ng cabinet or mga ganito, kahit anong ano na, kahit nakahang, unang process natin ay ililayout muna natin yung ilalim niya. Alright mga bro, so yan. So, ang unang gagawin natin dito, ililayout muna natin yung ilalim nito mga bro. So yan. Ayan, mga bro. So, kagaya niyan, ako lang mag-isa. So, kailangan natin ng panalo dito sa ilalim pag ikabit natin tong cabinet. Umlagayan natin ng sapatos dito sa area na to mga bro. So, kailangan natin yung ipapatong na lang natin siya kasi wala tayong helper. Alright mga bro, ito yung una natin gagawin. Sa hindi, once na wala kang helper, ito ang gagawin yung muna mga bro. So ililayout natin siya kagaya na ito. Ayan, so maglilayout tayo ng 30 dito. 30 cm. So 12 pulgada mga bro. Ayan. So ililibel natin siya ngayon para makuha natin yung level ng ilalim ng ating cabinet. Yan. Ganyan lang, hindi naman to masyadong masilan mga bro. Lagayin lang naman ang sapatos to. Itong tips na to ay para lang naman sa mga baguhan itong ating idea na to mga bro, para magkaroon din yung idea yung ating baguhan, mga baguhan na construction worker once na wala silang helper. Alright, ito ginagawa lang itong mga bro pag walang helper. Pero pag may helper ka, pwede mo siyang i-direct yung pagkabit. Ayan. Hindi natin sigurado mga bro kung itong bahay na to, kung talagang ayos na ayos yung paglagay ng CHB nito. Kasi hindi po ako ang gumawa na ito. Alright mga bro, yung CHB kasi nito, I'm sure ordinary lang. Hindi ako ang gumawa nito. So kailangan natin ng patungan. Gamitin natin yung concrete nail na mahaba mga bro. Ayan. Ito, ipapako lang natin siya dito. Nako, patay. Parang walang laman. Ayan. So, dapat dalawa yan siya para ipapatong na lang natin siya. Tapos, ililayout, ipapako lang natin yung ating cabinet. Alright mga bro. So, kuha muna tayo ng pack. Ayan. So, lahat ito, lahat nitong mga materials na gamitin natin dyan mga bro ay ko. Yung kumbaga mga gamit na. So yan mga bro. Maghahanap tayo ng pako dito. Yung mahabang pako. Kaso parang wala ng mahabang pako ako dito mga bro. Ayan. Lahat ng pako ang gagamitin natin dyan. Puro Rios. Kumbaga. Alright mga bro, ayan. Ayan kung makikita niyan. Ayan, ganyan lang yun mga bro pag once na wala tayong helper. So alright mga bro, ayan. Let's go, let's go, let's go. Ayan. Wala tayong helper kaya ganito ang gagawin natin. Naku, walang laman yung hollow block mga bro. Ano ba naman itong pagkagawa na ito? Yan, so ipapatong na natin siya. Titesting natin siya kung talagang okay yung
level natin. Ayan. Hirap pag walang helper talaga pag gumagawa ka ng ganito, mga bro. Alright, so ayan. Hirap pag walang helper. Tingnan yun naman, mga bro. Ipapatong natin siya dito. Kaya pag walang helper, mahirap talaga. Kaya ganito ang gagawin nyo once na wala tayong helper, kaya kailangan may patungan siya sa ilalim. So yan, ito yung magiging cabinet natin dito. Titesting natin siya. Testing natin to, baka mamaya hindi rin naman hindi mabubuksan yung ating washing. So yan. Ganyan lang yan, mga bro, pag once tayong walang ano. Okay. Ayos. Yan. Hindi naman totally ito maano eh. Yan, mga bro. Ayos, mga bro. Ayos yung height natin. So, yan. Alright, mga bro. So, ganyan lang. Pag once na wala tayong helper, kailangan natin i-level yung ilalim. Tapos, kahit anong bagay na pwedeng isalo muna, temporary sa ilalim. Ayan, mga bro. So, ang gagawin natin dito sa sunod, gawin natin sa next step na ito, mga bro. Maglalagay tayo ng pako dito sa ilalim na ito. Yan, ito. Lalagay natin pati rin sa taas. Lalagay na natin. Pati rin yung kung alin yung matitibay na pwedeng paglagay ng pako. Ayan, mga bro. And tapos ibabalik uli natin siya. Tapos mamarkahan natin ito. Then babarinahan. Alright, mga bro. So, matututo po yung mga beginners natin dito, mga bro. Alright, so kahit sa mga gaitong simpleng pamamaraan lang. Alright, mga bro. Ayan. Yan, gamit na gamit din tong itong mga ano, itong cabinet to, mga bro. Pinaglumaan lang po ito. Ilalagay ko lang to dito para mapapakinabangan. Yan, so kukuha tayo ng pako para dito. Ayan nga, bro. Alright nga, bro. Yan. Ganito lang yung simple. Yan. Kailangan lang natin ng barina. Yan, isa yun sa mga gagamitin natin once na magagawa tayo ng mga DIY. Nagdi-DIY tayo sa ating bahay. Yan. Yan nga, bro. Kailangan natin ng barina. Kasi once na hindi natin kailangan, hindi natin babarinahan, mawawarak yung ating pamakuan. So yun, mga bro. Ayan, mga bro. So kailangan natin butasin itong paglalagyan natin ng pako, kasi malaki yung pako na ilalagay natin dito, mga bro. Ayan. But once na hindi natin na butasan itong mga bro ng gamit ng barina, wala, mababasag yung pamakuha natin dito, mga bro. So yan, hindi nyo makikita yung ano natin. Magbubutas. Alright, mga bro, so ibababa natin ng konti ito. Ayan. Ayan, mga bro. So para makikita nyo yung pagbubutas natin dito. Apat lang ng pako kailangan natin dito, mga bro. So, ayan. Tips ko lang sa mga baguhan natin. So once na gumagawa ng ganito mga DIY, magpapako tayo, kailangan natin barinahan. Yan, mga bro. Kasi once hindi natin barinahan, pwede naman kaso mababasag yung pamakuan natin. Yan, mga bro. Para sa mga baguhan lang itong mga tutorial natin dito, mga bro. Pero sa mga veterano ay maning-mani sa kanila to. Ayan. Ayan, mga bro. Alright, mga bro. Ayan. So, magamitin natin pa ako, mga bro. Concrete nail na D4. Para sigurado tayong hindi talaga babagsak.
Yan. So, yan mga bro. So, natapos na natin siyang butasan. So, ibabaon naman natin yung ating concrete nail dito sa ating pinagbutasan mga bro. Ayan. Alright mga bro, so ako na nagsasabi, mahirap po talaga pag walang helper once na tayo ay nagtatrabaho. So alright mga bro, yan, so ilalagay na natin to. Ayan mga bro, so mabigat din pala. Ayan. Ayan. Parang ano, parang hindi pantay yung ating kalitada dito. So, kailangan talaga natin ng helper dito, mga bro. Ewan ko sinong gumawa dito sa, ano na to. Yung ating plastering works dito. Alright, so ibaba ko muna uli ito. So, ito'y, ano lang, kumbaga pinapattern lang natin, mga bro. So, ibaba ko uli ito. Lalagyan na natin ng pako. Ayan. Ah, hirap. Pagulong, ano. Bro, ikakabit na natin. Ikakabit na natin ito. Kagabit na rin to. Yeah. Ah. Stick na rin to. Ayan mga bro. Yan. Ito yung trabaho ng walang helper-helper. Bro. Ah, pakahirap talaga. Ah, Diyos ko. Ayan mga bro, ito yung ako na nagsasabi, mahirap talaga pag wala helper. Makisama ka, makisama ka. Wah, Diyos ko, kahirap. Hirap pa pala helper mga bro sa mga ganitong trabaho. Nadapis, dapis pa. Kailangan mailubog to ng maigi. Hirap mga bro. Aray. So yan, nasasaktan na. Jangan maksama ke mana. Mahirap talaga. Pag walang helper. Ayan. Ito yung resulta mga bro. Pag walang helper mga bro. Kahit isa man lang sana bumaan muna at bago bitawan. Ayan. Go, go, go. Let's go mga bro. Kaya natin yan. Mm-hmm.
So baba muna natin. At lukha tayong tutungan. Let's go. Kaya na lang to. Ayaw pa. Mga construction worker tayo. Ayan. Tingnan natin. Hindi pa. Ito nga bro. Oh, bigat. Ayan. So ayan mga bro, ayan na yung ating hanging cabinet. So shows cabinet ito mga bro, kung tatawagin. Kasi hindi naman lagayan to ng plato. Doon sa pinagbaklasan namin, ito yung lagayan ng plato nila doon. So kinabit ko dito para malagyan namin ng sapatos. Alright mga bro, at mapakinabangan kaysa kakainin ng mga anay ito, ay pampang papakinabangan natin to. Lagyan ng sapatos, kahit anong mga abubot na pwedeng ilagay dito mga bro. Alright mga bro. So yan yung for today's video natin. Then itong area na to may butas. Actually mayroon tong kadugsong. So kaso syempre hanggang dito lang tayo, hindi na natin pwedeng dugsong ito. So kukubiran natin to siya mga bro. Alright mga bro. Yan para safe yung ating sapatos dito. Alright. So yan po yung ating for today's video. Installation of old cabinet, hanging cabinet. Alright mga bro. Yeah. So sa lahat po na nakapanood ng ating video, shout out po sa inyo at ingat po kayo palagi mga bro, lalong-lalo na yung mga kapwa ko construction worker. Ingat po kayo palagi. Alright, so let's go.